So, what's up mga ate at kuya? So, for today's video, nandito po tayo ngayon sa motor shop ng isa sa mga kuya. At ayun na nga, ipapagawa natin ng ating motor na kasalukuyang nakasalang na ngayon. So, before we go ahead and start our video, welcome to my channel and Moma Rider here. And yun na nga, kung bago ka lang dito, please don't forget to subscribe and like and share. And don't forget to tap the notification bell para palagi kang updated kapag may bagong video si Moma Rider. And ayun na nga guys, the reason why na nandito ako is because naiinis na ako sa naririnig kong lagotok sa bandang hulihang part ng motor ko. So kaya naisip kong dalhin dito kay Kuya Alvin. So shout out kay Kuya Alvin. So one of our kuya sa club namin. At eto nga ang kanyang motor shop. So yan na guys, samahan nyo ako at tingnan natin. Ipapakita ko sa inyo yung papalitang pyesa na gearing box nga daw, sabi ni Kuya Alvin. So come on guys! So ayan na, makikita nyo nga, hubad na yung hulihang part ng aking motor. So ayan, shout out sa aming region, which is the Central Luzon Region 8. And of course, a shout out sa mga kuya ko, Supreme Bikers Eagles Club. Shout out din sa aming napaka-poging club president, Kuya Glenn Perico. I mean, press! So ayan na guys, tinatanggal na nga yung mga eme-eme ni Ebony para syempre makalas yung gearing something ng motor na nakakairita talaga kasi malakas yung lagutok niya. Alam mo yung parang nagkakalansingan na coins na something ganyan, basta yun. Kaya ngayon ko lang din makikita kung anong itsura ng gearings gearings na yun. So grabe, ayan na natin. So, ano yung umaalog yan, yun? Ito po. Symptoms of transmission cavitation are drag shifting, internal transmission damage, and oil starvation. Number two, low transmission fluid. When a transmission has low transmission fluid, this will cause a transmit. Talim. Ano pala yun? Kasi yun, umahaba. Dito. Wala itsura na sa loob. Ayun, malog. So, ayan yung kumakalog sa likod na ng motor. Na hindi ako mapakali dahil naiinis ako pag naririnig ko. Hindi ako sanay na may mga naririnig na ako makalansing-kalansing. So, ayan siya. Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the bigat nga, mainit. Yan. Yan, bigat. So, eto guys yung kumakalampag sa likod. Kaya kahit... ah, ito kasama niya lahat. Grabe.
Kasi matigit. Init ba? So, ito. Yan, yung mga bearings na part ng tinatawag na gearings. Gearings. So, yan yung mga papalitan. So, ito, yung CVT na to, kapapalit ko lang neto. Wow, ang init ha. Kapapalit ko lang yan 3 months ago. So, kasama yung belt. Kapapalit lang yan. At eto nga, hindi ko... mamaya tatanong natin kung anong tawag dito. Bago lang din yan. Doon ko pinapalitan yan kay promotor sa isang kuya din. So, ayan. Ayan na ngayon guys, yung itsura ng ilalim ng motor ko. So, medyo madilim. Ha? So ayun na guys, ito na yung ating pamalit. So ayan na siya. Diba? So set siya guys. Set siyang papalitan and ito yung mga bearings niya. Ayan. So ayan yung mga stock na ano niya. Na gearings. So 3 years old na si Ebony. Ngayon lang ako magpapalit ng ganito. Tapos yan, akala kong walang taillight. Yung pala yung bulb na nahulog lang sa loob. So ayun, wala siyang bulb. Nahulog sa loob. So yan na, ikakabit na. And yun nga pala guys, yung kasalukuyang gumagawa kay Ebony is Kuya. So shout out kay Kuya Alvin. Ito yung kanyang motor shop. Ayan, kakabit na yung mga bearings. Mabuti rin kasing na napacheck na siya at napalitan kasi meron na naman tayong magiging bagong rights. So, kailangan maayos ang motor. Tapos eto mga to, bakal. Ha? Alin dyan? Eto, itong mga to. Yan, bakal.
oil. Hindi, papalitan ko yung bago. Bago yung ano, alam mo yung dual sport ng Corsa. Yun yung gusto kong ipalit dyan. Bago sa June, bago kong mag-bicol. Bago biyahe. Nakabit na yung gearings at tinetest drive na. So again guys, itong shop is located dito sa Valenzuela. Yes. Ayan na. Nasa Ebony. Ayan. Parang wala na. Ha? Wala na. Lahat ng lubok, tinanganan ko na eh. Oh. Yes.